Narito na ang PTV Balita ngayon. Marami na ang bumabiyahe ngayong araw sa NAIA Terminal 4 upang umuwi sa kani-kanilang probinsya para sa undas. Ang ilan sa kanila sasamantalayin ng long weekend, lalo't holiday pa sa Lunes. Bigyan tayo ng update sa sitwasyon sa NAIA. May report si Daniel Manalastas live. Daniel? Yes, Joshua, marami na tayong kababayan na umahabol dito sa NAIA Terminal para umuwi sa kanilang mga probinsya para gunitain ang undas. Sa NAIA Terminal 4 kanina, maaga pa lang pumila na ang ilan at mahigpit ang pinatutupad na seguridad. Dumaraan sa inspeksyon ang mga bagahe at tine-check ang mga tickets ng mga pasahero. Sa NAIA Terminal 3 naman dito, no, mahaba na sa kasalukuyan ang pila sa check-in counters. Maging sa may NAIA Terminal 1 ay punuan naman sa may entrance ng terminal. Kadalasan ng mga pasahero dito ngayon sa NAIA ay kung hindi uuwi ng probinsya para gunitain ng undas ay para naman magbakasyon. Dahil nataon na long weekend po, matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos na special non-working holiday din ang October 31. Samantala, sa abiso naman ng MIAA, kanselado na ang SEBGO flight DG-6177-6178, SEBGO DG-6179-6180 na mga biyaheng Manila-Masbate, SEBGO DG-6111 at 6112 na Manila-Tunaga, habang kanselado naman ang biyahe ng Cebu Pacific 5J-703-704 na biyaheng Manila to Dipolog. Lahat ng yan dahil sa masamang panahon. Joshua. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Samantala, lumakas pa ang Tropical Storm Paeng habang tinatahak nito ang kanluran, hilagang kanluran ng bansa. Ang sentro ni Paeng ay namataan ng pag-asa sa 410 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 75 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na aabot sa 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ng pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Tropical Signal Number 2 sa ilang lugar sa Bicol Region. Visayas, Tropical Signal Number 1 naman sa Luzon. Sa ibang balita, 11 natatanging individual at institusyon ang pinarangalan ng Quezon City LGU sa 20th taon ng Manuel Quezon Gawad Parangal. Kabilang sa mga itinanghal na outstanding Q citizens and organizations sila dating DILG Secretary Eduardo Anyo, CHED Chairperson DJ Prospero De Vera, at ilang leader mula sa iba't ibang institusyon at organisasyon. Ang naturang parangal ay pinangunahan ni QC Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto upang bigyan pagkilala ang mga personalidad na nagbigay inspirasyon sa larangan ng government service, education, humanitarian, at community service, arts, at iba pang sektor. Alamin naman natin ang iba pang mga balita mula kay Ala Sungduan ng PTV Cordillera. Ala? Naimbang Altaw Joshua, ang 111 Land Transportation and Franchising Toll Board, na terminals sa itibiba ng Luna iti Baguio City para iti Oplan Undas 2022. Panggap ya ahensya ang masigurado nga awante glabsing a drivers, operators, transport companies, kagdi pagdintagan iti pahe. Masukima dagiti para publiko alugan tapno natalga dagiti pasahero sakbay ken kabayatan ti biyahe. Napalagi pa nagiti transport stakeholders asurutan dati kinadalos ken minimum seating capacity dagiti para publiko alugan. Nasken pay ang naka face mask dagiti pasahero kadagiti terminals ti undag tinuod panalikdikan ti panagwaras ti COVID-19. Titignan ko, pali kasi meron din mga operators na nag-apply special permit po to augment yung number of units nila. So we would need to check the special permit ko, authorized ba sila mag-out of line, ganon. And of course, titignan din natin yung, at the very least pa rin, yung health protocols na dapat ini-implement pa rin ng each terminal operators. Iti sabali adamag at Adalanti Commission on Elections, dagiti nagdudu mga issues, kadagiti naglabas ng eleksyon, tapong magpayan iti solusyon baban iti maputang alintag kan pulisya.
Kalantanan ti COMELEC dagiti kang runaan a parikot iti maanya election summit into January 2023. Digital transformation ti makikita ti COMELEC a maysa kadagiti wagas tatno masulbar dagiti parikot iti vote buying, transmission of votes, data hacking ken dadumapay. No kay manual ti 2023 barangay ken SK elections ad adalad da no mabalit ang may aplikar ti may DSA kadagiti masungad at tawen. So kumati COMELEC ti high election system no posible ang may aplikar iti pagilian. Ito, as one of the issues, vote buying, ano ang pinakamagandang paraan ano, para maiwasan natin itong issues na ito? Kasi nga, sinasabi nga nila, eh high-tech na rin yung ano eh, yung pagbabayad eh. Yung iba gumagamit na ng mga katulad ng mga GCash and so eh ito eh didiscuss natin. Kaya yung mga suggestions, no? Makikita natin, maririnig natin ito sa mga bibig ng ating mga civil society organizations or CSOs dito sa mga pre-summit. Dagita damdamag manipod iti PTV Cordillera. Siak ni Ala Sungduan. Balik sa'yo, Joshua. Maraming salamat, Ala Sungduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia. Magandang umaga.